Araw, Bansang Pilipinas. Kumusta na kayo ngayon? Sana'y okay lang kayo at patuloy pa rin nakikinig na nanonood dito sa ating program. At alam nyo, dumating na sa bansa, di ba, 2 gold medalist na si Carlos Yulo. Talagang pinagkaguluhan ng sambayan ng Pilipino. Congratulations! Ayan! At natutuwa tayo, no, dahil sa parang ba tayo yung excited din na dumating dito sa bansa itong si Carlos Yulo at mga kasama niya, no. Kaya lang ay nalulungkot naman ako dahil sa magulang din naman ako eh, so nafi-feel ng kanyang mga magulang na hindi nakasama sa kanya or hindi niya kasama sa pagpapapicture man lang. Kung you imagine, no, yung kanyang tatay at yung mga kasama, mayroong nakita nyo naman yung nakalagay na dito ang papa mo, di ba? Na ganun. So, para bang ang hirap na niyang abutin. Ayokong maging, sabi nga, ay bida-bida. Ayaw natin maging bida-bida sa mga naririnig natin at dun sa mga naoobserbahan natin. Pero kailangan din naman siguro natin magbigay ng konting pananaw din dito sa nangyari between his family, yung kanyang nanay, yung kanyang tatay, dun sa mga pagkagastos ng pera. Uy, alam niyo yung palang ano niya, yung palang mga kapatid niya, ano din, no, sa gymnastic din. Ang galing nung babae, kung makikita niyo yung laro ng babae, makikita niyo yung kung paano gumalaw yung kapatid niyang babae. Ang galing. Nasa lahi pala nila. Yun, masaya tayo sa pagkakapanalo ni Carlos Yulo. At syempre, napakalaking karangalan ng ating bansa yung ganitong mga, itong nuturing nating mga bayani. Pero, traditional na isang Pilipino, dapat talaga yung ating tagumpay o tagumpay ng mga anak, ialay nyo naman sa magulang. Kasi kung hindi nyo ito iaalay, ay parang hindi ka lumingon sa iyong pinanggalingan. Kanino ka ba nanggaling, di ba? Hindi naman nagmamakaawa sa iyo ang mga magulang mo na bigyan mo sila ng iyong napanalunan. Ang sa kanila lang, bigyan mo sila ng kahit konting pagtingin, di ba? Kasi kung hindi mangyayari yun, talagang tuloy yung masisira yung inyong samahan bilang anak nil, ang bilang nanay mo, tatay mo, mga kapatid mo, at pati ikaw. Kasi, di ba, ang nagiging dahilan kasi sa mga usap-usapan at sa nakikita-kita na rin natin sa social media, ating husgahan kaagad itong kanyang girlfriend. Pero dapat, yung kanyang girlfriend ang nagmapagitna sa nanay at doon sa kanyang boyfriend, kay Carlos Yulo. Hindi yung inaayunan niya itong si Carlos Yulo. Diba? Na para bang tandaan natin na, ewan ko kung totoo ito, na sinabi nitong si Carlos Yulo na yung pera daw ay hindi 70,000 kundi 6 digit. No? Eh, ang sa atin dito, pera lang yan eh. At saka, magsusugal ba ang mga magulang mo? Sama-sama ba ginamit ng mga magulang mo yung pera? Kahit pa 6 digit yan, sama-sama ba? Di ba, sabi nyo nga, ipinagpagawa ng bahay. Kanino bang bahay yun? Di ba sa inyo din pamilya? So, hindi ka pa natuwa nun? Tapos parang, ang tono ng iyong pagsasalita ay hindi lang 70,000 yun. Nakakalungkot, no? Pagka ganitong masilip yung anak. Hindi ba lumaki na ang ulo mo, Carlos? Dahil sa milyonaryo ka na agad? O konsensya na yung mga kapatid mo, mga magulang mo, ang sinasabi nilang nakatira pa rin sa looban? Kaya hindi mo din masisisi yung mga nagbibigay ng mga negative comments sa iyong girlfriend. Kasi sa tingin ng iba, parang hindi naman flirt, pero dapat siya mismo yung nagsasabi na, ay, ano, Carlos, imbitahan mo sa pagdating mo. Hindi yung parang mga fans na nandun lang at na nag-aamot ng kaunting pagtingin, yung makawayan ka, di ba? Ano sabi ni Carlos Yulo? Pasensya daw at hindi masyado nakakaway dahil marami nagpapa-autograph. Kung ako yun,
ang gagawin ko, baka bumaba pa ako sa ano, sa sasakyan. At pinuntahan ko yung tatay ko. At niyakap ko ng mahigpit na, Tay, narito ako ngayon dahil sa inyo. Narito ako ngayon dahil kayo yung nag-inspiration ko. Hindi yung ano, sasabihin mo, pasensya na, kaunting kaway lang. Kasi marami nagpapa-autograph. Katwiran yun. Iba't iba naman kasi tayo ng pananaw. At sa akin, kung ako yung anak at nakita ko yung tatay ko doon, na halos parang nagmamakaawa, natapunan ng tingin, bababa talaga ako doon sa sakyan. Eh ano ba? Eh tatay ko yun. Diba? Tingnan nyo si Manny Pacquiao o si Senator Manny Pacquiao. Pinupuri natin yan kasi alam nyo kung bakit. Diba naghiwala yung kanyang nanay at tatay? Halos hindi naman siya naasikaso ng kanyang magulang. Si Nanay Junisha, di ba? Si Nanay Junisha, binigay niya ang lahat dito para mapasaya. Kahit nga nagka-boyfriend dyan ang bata sa kanya, inunawa pa rin ni Manny Pacquiao basta sa ikaliligaya ng kanyang nanay. Ang kanyang tatay na iniwan sila pero pinahanap nila. Pero ikaw, Carlos Yulo, andyan at buhay na buhay ang iyong nanay at tatay. Buhay na buhay ang iyong mga kapatid, ang pamilya mo. Pero hindi eh. Dahil ba na nabe-brainwash ka ng iyong syuta? Dahil sa ayaw ng pamilya mo dyan sa iyong girlfriend? Eh dapat kayo yung pakumbaba. Kasi may ego din ang nanay eh. May ego din ang tatay. Mabuti nga yung tatay, di ba? Pero yung nanay ba nakita natin? Na nandun? Baka andun din yung pero hindi siya nagpakita. Dahil gusto niyang masilayan yung kanyang anak na nagtagumpay. Na kahit hindi siya iniintindi, na kahit binabaliwala sila, eh mahal nila yung anak nila eh. Sasabihin na naman ng iba dyan, bakit pinapakialman pa natin yung pamilya ni Carlos Yulo? Hindi naman sila pag-uusapan kung hindi siya nanalo, di ba? Isa sila simpleng pamilya. Pero ngayon, hindi na sila simpleng pamilya. Kasi, public figure na din sila. At dapat, tinatanong na ni Carlos Yulo ng utang na loob yung mga bagay na kailangan niyang tanawin para sa kanyang mga magulang. Di ba? Hindi ka na nahiya, Carlos Yulo, na sabi nga nung kapatid mo, hindi naman nila interes na bigyan mo sila sa pagkapanalo. Yung umuwi ka man lang nang hindi nila sinasabi sa iyo, napakalaking bagay yung para sa kanila. At yung kapatid mo, yung babae, may mararating yun. Ngayon lang, andyan ka sa pedestal. Eh, paano kung bawiin ka agad yan sa iyo dahil sa pagkalangin mo sa iyong magulang? Paano kung sa pagkasilaw mo sa iyong pagkapanalo, sa pedestal na iyong kinalalagyan ngayon, bumagsak kang bigla? Sinong unang-una ding masasaktan? Di ba ang mga magulang mo? Di ba ang pamilya mo? At ngayon ay kinasa pedestal, sino bang unang natutuwa? Di ba ang pamilya mo? Pero ikaw, kaya sinasabi ng iba na lumaki agad ng iyong ulo eh. Na yung Yulo, naging ulo. Yung Carlos, naging malaki. Malaki na ang ulo. Huwag naman ganun. Ipinagmamalaki ka nga ng ating bansang Pilipinas. Pero ang pamilya mo, kinakawawa mo. Nakakaawa sila. Hindi ka nahihiya no, na ikaw ay nasa pedestal yung iyong pamilya, andun sa baba. Masakit yung para sa nanay, masakit yung para sa tatay, magiging magulang ka rin. At ito naman si Chloe, imbis na pagsabihan niya yung kanyang boyfriend na lumapit at magpakumbaba sa kanyang pamilya, eh hindi niya ginagawa. Ipinagtatanggol pa siya ni Carlos eh. Anong sabi ni Carlos? Iba kasi yung naging, sa ibang bansa kasi lumaki. Wala yun. Sa ugali yun. Eh, Pilipino din naman siya, di ba? At saka, ano yung attitude niya?
Eh kung tutuusin, mas maganda pa naman yung coach mo, di ba? Na parang nito lang namin nakita dahil sa ayaw nga isama pala sa picture ng iyong mahaderang ano, girlfriend. Maituturin ka bang isang bayani kung mismo mga magulang mo hindi mo pinapansin? Tularan mo si ano, si Senador Manny Pacquiao kung anong ginawa niya sa kanyang mga magulang. Hindi niya ito itinakwil kahit pas sila yung pinakamasamang magulang sa daigdig. Hindi niyo dapat itakwil ang inyong mga magulang. Kung naging masungit man sa inyo, kung naging kung nasaktan man kayo sa mga ginawa nila, eh hindi dapat ganun. Kasi hindi naman masamang tao ang pamilya mo sa nakikita natin. Hindi sila nagsusugal. Yung pera na sinusumbat mo sa kanila, eh sa pamilya yung ginastos. Hindi naman kung saan. Uunahin mo, pupunta ka ba sa iyong magulang? Ikaw ba ang hihingi ng tawad? O ang magulang mo ang pupunta sa iyo? Alam mo, awang-awa ako nung ini-interview yung ano, yung magulang niya at kapatid. Yung nanay mo, Carlos. Awang-awa ako sa kanila. Kasi nakikita ko yung sinsirong pagmamahal sa iyo. Pero sa iyo, parang hindi makita. Nasilaw ka sa pedestal kung saan ka ngayon nandun. Oo nga, at ikaw ay ipinagmamalaki ng sambayan ng Pilipino. Oo nga, at ikaw ay ipinagmamalaki ng ating bansa. Isang napakalaking karangalan ang ibinigay mo sa ating bansa. Pero sa mga magulang mo, huwag naman ganun. Ituring mo naman silang pamilya. Yung girlfriend mo, sampid lang yan eh. Mawawala din sa'yo yan. Pero ang magulang, habang buhay yan, magulang mo. Ang girlfriend mo, palitan mo man yan ng marami, okay lang. Pero ang magulang mo, hindi mo ito kayang palitan. Kasi nakita natin na noong maliit ka pa, nasama-sama mo ang iyong pamilya. Pero na nagka-girlfriend ka, nasan sila? Nasa isang tabi na. Natural lang naman sa isang nanay na magalit doon sa babae kung hindi naman sila nire-respeto, di ba? Or kung ayaw nila ito para sa'yo, baka may nakikita sila na kakaiba na ayaw nila na para sa'yo. May mga ganun. Kasi wala namang magulang na nagturo ng masama para sa anak. Lahat ng ginagawa nila ay para sa ikabubuti. May katigasan nga lang ang ulo minsan ng mga anak. At ito namang girlfriend niya, kay Chloe, saya ka. Pero sana, isipin mo din na ang boyfriend mo ay may pamilya. May magulang, may nanay, may tatay, mga kapatid. Bakit? Napakasilosa mo pala, di ba? Pati yung coach, pinagsisilosan mo. Eh kung tutuusin, mas maganda pa ito sa'yo. Mas maganda sa'yo, maputi ka lang. Marami ka lang ginagamit sa balat. Anyway, mga kababayan natin, yan po ay atay lamang ay humugot. Kasi naaawa tayo dun sa pamilya ni Carlos. Lalo ngayon, di ba? Ando na siya sa kondo, na mamahaling kondo. Kasama niya ang girlfriend niya. Pero yung pamilya niya, nasa looban pa rin. So, anong plano kaya ngayon ni Carlos Yulo? Abangan natin, malay mo nga naman, mayroong mag-advise dito na puntahan ang kanyang pamilya, ang kanyang lugar na kinalakhan para naman magbigay pugay sa mga ito. Okay mga kababayan natin, maraming po salamat sa inyong ginawang pagsubaybay. Ako pa rin po si Jet Claveria, kapwa nyo, Pilipino.